Susan sa Noveleta, Cavite, imbis na kandila o bulaklak ang nilalagak sa sementeryo, sako-sakong basura daw ang nadatnan dito. Narito ang kwentong tatak public affairs ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Nagpadala ng reklamo sa resibo ang ilang residente ng Noveleta, Cavite. Sumbong nila, nakasusulasok na raw ang kanilang sementeryo. Halos po maging basura na po lahat yan. Dito po tinatambakan lahat ng basura. Ang dapat sana'y himlayan ng mga makalas sa buhay, tila naging tapon na raw ng tambak-tambak na mga basura. Kaya ang mga nicho at daanan papunta sa iba pang mga libingan halos matabunan na. Teke, padump site na po ito. Isa sa mga residente sa Noveleta, ang 67 taong gulang na si Aling Melly, taong 2018. Nang mamatay ang kanyang kabiyak sa loob ng 43 taon na si Mang Romy. Nasama din ang loob ko. Ayan lang naman, malapit lang sa iyo. Parang nadadalo mo siya. Wala, hindi ko na siya madalaw. Pero taong 2022, nagsimula na raw maging tambakan ng basura ang himlayan ng kanyang asawa. Tumambad kay Aling Melly ang mas dumaming tambak na mga basura sa harapan ng puntod ni Mang Romy. Hinahawi lang para makaraan kami. Di ba, wala ng daan. Hindi ka na makapasok. Misa may aso pang patay, may pusang patay, kaya hindi ka makataga. Binantayan ng resibo kung totoongan dito nagtatapo ng basura ang mga residente. Hanggang bandang alas 8 ng gabi, sunod-sunod na pumasok ang truck, bisikleta at mga sidecar sa entrada ng sementeryo. Lahat na mga ito may kargang basura. Paglabas nila makalipas ang ilang sandali, aba, magic! Wala na ang mga basurang karga nila papasok ng sementeryo. Inilapit ng resibo sa pamahalaan ng Noveleta, Cavite, ang basura problem ng kanilang lugar. Ang mga basurang kumalat na sa mga puntod at nichong ito, inalis at nilinisan na rin. Lumanta na mga puntod at musileyong natabunan na ng mga basura. Ngayon po, inusod na po ito ng payloader. Yung po mga nasa singit-singit po, yan naman po ay kukuha kami ng tao para palahin uli. Maklear po namin lahat yung puntod na yan. Ayon sa Section 25 ng Republic Act Number 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, walang basura ang dapat manatili sa loob ng isang transfer station ng higit 24 oras. Nakasaad din sa Section 48 ng parehong batas na ipinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong establisimiento sa loob ng 200 meters mula sa anumang landfill. Ayon sa LGU ng Noveleta. Actually po, may plano na po na ilipat tong transfer station na to. Ang alam ko sa may sa Rafael 4, naghahanap po sila ng lugar para malipatan at malinis na po itong lugar na to. Pinabulaanan din ng LGU ng Noveleta ang sinasabi ng mga residenteng walang gumahakot ng basura sa kanila. Parang imposible naman po na sinasabi nila na wala pong naghahakot. E di sana po, halos lahat po ng barangay nagreklamo na wala pong naghahakot ng basura. Bukod sa pagsisiguro ng LGU ng tamang waste management at disposal, patuloy na babantayan ng resibo ang pag-aksyon sa ngaran ng kalusugan at kaayusan sa kanilang lugar, maging ang pagpapanatili ng respeto sa mga yumao.